Hello mga pare ko, isa ka bang starting YouTuber na gusto nang i-grow yung channel niya? Or dati ka ng YouTuber na balak nang seryoso yung YouTube career niya? Well, ito ang video para sa'yo. Kasi dito sa video na to, isi-share ko ang 5 easy tips for new YouTubers to grow your channel fast. Hello, ako nga pala si Cassie and I started my YouTube journey nung mga 2014 pa. So mahabang panahon na rin. Sinimulan ko originally yung YouTube ko to keep memories kasi yun, nagte-travel vlog nga din ako with my family. And as time passes, nag-post na rin ako ng mga advice videos about love life and katorpehan. And sa mga videos na yun, I gained positive feedback. So isa yun sa mga naging motivators ko sa pag-push through sa YouTube career ko. Meron na rin ako mga kaibigan and katropas na nag-start na rin ang channel nila. And occasionally, since ako nga yung nauna mag-YouTube, sa akin sila nang hingi ng advice about sa pag-start ng channel nila. And I'm happy to say na nakatulong yung advice na binigay ko sa kanila to jumpstart their YouTube career. So isa na dito si Jonella Claire, yeah. Travel vlogger friend ko rin at nagkagawa din siya ng mga beauty tutorials. Sub kayo sa kanya. Meron na siya ngayon 1,000 plus subscribers. O, diba? Ang galing. So, naisipan ko gumawa ng video na kinompile ko lahat ng magandang advice na naibigay ko para makatulong na rin ako sa inyo sa starting YouTubers para mag-grow yung channel nila. So, bago ko simulan ibigay yung 5 tips, i-comment nyo muna sa baba kung ano ba yung mga naging problems or struggles nyo as a starting YouTuber para personally kung ma-address or matulungan kayo sa comment section. Simulan na natin sa tip number 1, which is find your YouTube community. Maghanap ka lang ng Facebook group na pwede mong salihan na same sa mga content mo. Like sa gaming, sa travel, or ganun. Ang ma-advise ko sa mga gusto maging vlogger is ang Vloggers Philippines kasi isa yung maganda at supportive na environment para i-grow yung channel mo. Ngayon, pag naka-join ka na, huwag naman sana yung magpo-post ka lang ng video dun sa group tapos bigla ka nang mawawala. Please do engage with the community para unti-unti ka rin nila makilala and makahanap ka rin ng mga tao na katulad mo na may same goal, which is to grow yung channel. So kaya din importante na makahanap ka ng YouTube community, pwede to mag-start ng collaboration. Kasi isa sa mga nakakapagpag-grow ng starting channel sa YouTube is collaboration, lalo na with a YouTuber who is mas nauna sa'yo or mas madami na yung subscribers niya. Pero sa paghahanap ng community, maging picky din tayo kasi hindi lahat ng community is maganda. Maghanap kayo ng community na walang sub for sub kasi sub for sub is bad for your channel. More on that on a future video. Gagawa ako ng video about sa kung paano nakakasama yung sub for sub sa channel. So number 2 tip na ibibigay ko sa inyo is work with what you have. So ilang beses kong uulit-ulitin na hindi mo kailangan gumastos para makapag-start ng YouTube channel. Libre lang naman gumawa ng YouTube account and marami naman sa atin may cellphone na and ngayon ang gaganda na ng mga camera ng cellphone and pwedeng dun ka na rin mag-edit. So what's stopping you? If gusto mo talaga gumawa ng video, go for it. Kumaga, don't make excuses. Ito, i-share ko na rin sa inyo yung kung paano ako nag-start. Kasi dati, wala akong camera, wala din akong laptop na pang-edit, wala. Ang ginagawa ko lang is nanghiram ako ng camera sa tita ko and laptop sa papa ko para makapag-film and produce ako ng channel. So isa sa mga nagawa kong videos noon is yung para sa mga single, eto yon. So bibigyan ko na rin kayo ng isang sample setup na pwede nyong gawin sa bahay nyo. So madali lang naman to, maghanap ka lang ng bintana and maghintay ka maghapon, hindi ganong kataas yung liwanag. Isandal mo lang yung cellphone mo sa may bintana, umupo ka sa harap ng bintana and yun! Magandang setup na agad to and magandang lighting na. Hindi mo na kailangan gumastos para sa lighting or sa kung ano man, maganda na magiging effect nun. And tip number 3 naman sa inyo, mga pare ko, is think like a viewer. Kung ikaw, isa kang viewer, ano yung gusto mong mapanood? Ano yung okay sa'yo? Ano yung types ng videos na nag-i-enjoy ka? Para magkaroon ka rin ng idea kung anong pwede mong i-post na videos online. Suggestion ko lang din kung nag-iisip ka ng mga content na pwede mong i-upload. As a starting YouTuber, magandang mag-upload ka ng mga how-to videos, tips and tricks, ganun. Kasi yung mga ganong bagay, hindi mo kailangan maging maraming followers para mahanap ka nila. Kasi usually, yung mga ganong video, sinesearch lang yun ng mga tao. Kunwari,
how to move on, ganon, or paano makapasa sa thesis, yung mga ganyan, yun ang advice ko para sa inyo, is produce searchable videos para marami kang matulungan and madali kang makakatch attention kahit wala ka pa masyadong subscribers. Ang next tip naman is be consistent with your uploads. Pero yung be consistent naman, hindi ko naman sinabi na everyday mag-upload ka, kailangan makapag-produce ka ng content twice a week. Hindi naman ganon, kumbaga work at your own pace. Kasi importante na ngayon ang quality videos or quality content. Kung hindi mo kaya mag-produce ng ganun araw-araw, it's okay. Kung it takes you 1 week para makapag-produce ka ng quality content, okay lang yon. Ang importante lang is continuous. So sa simula, hanapin mo kung anong upload schedule yung bagay sa'yo and sa type ng videos mo, and yun yung gawin mo. Tandaan nyo, huwag nyong madaliin ang mga videos nyo. Please, don't sacrifice quality para lang makapag-upload ka agad or masunod mo yung schedule mo. Mas maganda pa rin i-prioritize ang quality ng video para maging worth it yung paghihintay ng subscribers mo sa bago mong video. And last but not the least, ito ang keep on learning and keep on improving your videos. Hashtag Kaizen. So, Kaizen is a Japanese word na pag tinranslate mo, ang meaning niya is continuous improvement. So, bakit importante to? Kasi syempre, as a starting YouTuber, yung unang video, magiging basehan mo yun kung anong pwede mong i-improve sa next video mo. So, gawin natin yung parang hagdan, okay? Kumbaga, huwag ka maging stagnant. Continue sa pag-improve ng videos mo, sa content mo, and sa pwedeng editing styles na i-apply mo dun sa videos mo. Tapos, tandaan nyo rin na learn from your mistakes and learn from the mistakes of others. Kasi, marami naman tayo ngayon nakikita na binabatikos dahil sa mga fake content nila or fake prank. Sana naman, huwag na tayo tumutol dun kasi nga, alam na natin kung ano nagiging epekto ng ginawa nila. YouTube can be a bit overwhelming, lalo na sa mga new YouTubers. So, kaya nga nandito ako, tutulungan ko kayo the best that I can kasi I'm making a series about growing your channel and being a good influencer. So, yun, madami pa tayong dapat aralin, marami pa tayong pagdadaanan. So, please follow this series and support my channel by liking the video and commenting kung ano yung nakita nyong pwede ko pang improve para matulungan nyo rin ako. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated din kayo kada upload ko. And if you have time, follow my social media para we can keep in touch. So yun lang para sa ngayon. Hintayin niyo yung next video. Jack is out!